Pagkatapos na na-anunsyo ang napipintong pag-upo ni Vice President-elect Sara Duterte bilang DepEd Secretary, ay umuugong naman ang balita na baka matutuloy ang tinatawag na mandatory military service na kanyang iminomungkahi. Gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, pakiclick ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Magandang hapon sa inyo lahat. Pag-usapan natin ngayon ang isa sa mainit na isyu sa ating lipunan. Pagkatapos na na-anunsyo ang napipintong pag-upo ni Vice President-elect Sara Duterte bilang DepEd Secretary, ay umuugong naman ang balita na baka matutuloy ang tinatawag na mandatory military service na kanyang iminomungkahi noong siya ay kumakandidato pa lamang. Maraming nagsasabi, naku, ayaw namin, napipilitin kami na sumali sa militar. So nagsasabi sila na dapat walang sapilitan kung sino lang may gusto. Ngayon, talakayan natin ng konti ang kaibahan ng ROTC at ng Mandatory Military Service. Kung nakikita natin ang kaganapan sa bansang Ukraine, ay matutanghayan natin ang kahalagahan na ang citizen ng isang bansa ay handa talaga para sa panawagan ng isang commander-in-chief o ang pangulo ng bansa para dipinsahan ang ating bayan. Doon sa bansang Ukraine, nakikita natin na kahit sino, no, ordinary citizens ay voluntaryo na dumipensa sa kanilang mga pamayanan. So meron silang mga tinatawag na territorial defense units at mga volunteer forces na tumulong sa kanilang regular force, ang kanilang army, para ma-defend ang kanilang lugar laban sa puwersang mapanakop. Kung dito sa Pilipinas, in kaso mangyari ang isang invasion, kasya ba ang ating kasalukuyang reserve force para ipagtanggol ang ating bayan? Iyon ay malalaman natin kung ating i-research at alamin kung ilan talaga ang pwersa na kinakailangan kung sakali ay isang conventional force, may army, navy, air force, ang biglang lulusog sa ating bansa. Ngayon, ano ba yung tinatawag na mandatory military service? Nakikita natin sa bansang Korea, meron sa Israel, meron sa Singapore, na kung saan pagdating mo ng tamang edad, more or less 18 years old, ikaw ay papasok sa serbisyo kahit sino ka. Maartista ka man, mayaman, milyonaryo, maliban siguro kung meron kang talagang kapansanan. Papasok ka sa serbisyo sa loob ng 2 taon. At iyon ang kaibahan sa reserve force. Dahil ang sa reserve force, ikaw ay isasanay sa pamamagitan ng ROTC program o kaya sa tinatawag na BCMT, Basic Citizens Military Training, sa loob ng more or less 45 days. At magkakaroon lang ng mga follow-up training o tinatawag na integration training tuwing linggo yan, no? Kapag ikaw ay nasa Ready Reserve Infantry Battalion. Ang kaibahan ng dalawa, ang isa, mandatory military service, ay 2 years ka mag-serve doon. Ang ibig sabihin, talagang nasa loob ka ng regular force. Pag sa reserve force ka naman, kung kailangan lamang na ikaw ay mag-serve sa regular force sa pamamagitan ng active duty, ay saka ka lang makapasok sa loob. Okay? So, yun ang kaibahan nun. Walang sweldo
kapag ikaw ay nasa reserve force. Parehas na may advantages, disadvantages ang dalawa. At kung susuriin mong mabuti, ay ang parating usapin dyan, mabigat na usapin, ay tungkol sa pundo. Sa mandatory military service, papasweldohan lahat ang pumasok. Okay? Ang iba napilitan lamang, no? Sa reserve force ay meron lamang na ka-counting allowance, no? Kung magkakaroon ng mga training activities. May advantages, may disadvantages, pero parehas na programa ay mapapakinabangan natin sa panahon ng pananako ay meron tayong mga tropa na pwedeng tawagin para mag-defend sa ating bansa. Base sa aking maliit na pagsasalarawan, alin sa palagay ninyo ang dapat pag-aralang mabuti at piliin na option natin? Mandatory military service o yung sasali tayo sa reserve force sa pamamagitan ng ROTC program? Ilagay ninyo ang inyong comments, ha, mga katropa. Ilagay ninyo sa ilalim at magpahayag kayo ng inyong mga opinion. Welcome ang lahat. Huwag magnegatibo, huwag mag-trolling, huwag mag-tatapon ng mga basurang pananalita, bagkos ay magbigay po tayo ng mga ideya. Yan po ang kahalagahan na andito tayo sa social media. Sana ay nasa mabuting kalagayan. Happy weekend sa inyong lahat. Halika na! Mag-comment kayo. Magbahagi kayo ng inyong mga ideya.